Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo dapat gawin sa iyong pera. Bago yan, i-hit mo muna ang like, subscribe, and share button pati na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Simulan na natin. Number 1. Hindi pagre-research bago bumili ng isang bagay o gumasta. Karamihan ng tao ay nagre-research muna bago gumastos o bumili ng mga bagay na gusto nilang bilhin. Mas makakabuti kung ikaw ay magsesearch muna sa tungkol sa bagay na gusto mong bilhin, lalong-lalo na yung mga bagay na medyo mahal para sa'yo. Sa paraan ito, maaaring makahanap ka ng mga murang items kumpara sa mga items na makikita mo sa physical stores o mga malls. Hindi lamang yan, makakakita ka din ng mga reviews tungkol sa product na maaaring makatulong sa iyong magdesisyon kung kailangan mo talagang bilhin ang produktong iyon. Sa paraang ito, maiiwasan mong gumasto sa mga bagay na basura. Number 2. Impulsive buying. Isang napakalaking pagkakamali ang impulsive buying. Kung madadala ka lang ng iyong excitement tungkol sa bagay na binili mo, maaaring bumili ka ng isang bagay na hindi mo naman talaga kailangan o talagang mas mahal pa sa totoong presyo nito. Ang mga tao ay bumibili ayon sa kanilang emosyon. Number 3. Hindi ka nagpaplano. Isa ito sa kalimitang pagkakamali ng mga tao kapag meron silang pera. Gumagawa sila ng mga bagay na wala sa plano na magdudulot pa ng mas malaking gastos. Halimbawa, may nakita kang airfare promo at nakita mo talagang bagsak presyo. Bibilhin mo ito sa pag-aakala na nakatipid ka dito pero hindi mo naman isinalang-alang ang ibang expenses dito. Isinalang-alang mo na ba ang mga pagkain mo, hotel at iba pang gagamitin para sa trip mo? Para hindi ka magipit, kailangan mo magplano. Number 4. Sinisave mo lang kung anumang pera ang matitira sa'yo sa katapusan ng buwan. Karamihan ng tao ay may habit na magtatabi lang ng pera na matitira mula sa lahat ng gastos nila sa loob ng isang buwan. Ito ang kanilang pinakahuling priority. Kaya sa bawat buwan ay magtabi ng 10% ng iyong kita at ipunin ito para sa ibang investment. Number 5. Pagbili ng mga bagay sa kanilang launching. Ang isang gamit ay natural na mas mahal kapag bagong release ang mga ito. Napaka-common na halimbawa nito ay ang pagbili ng cellphone. Sa una ay talagang umaabot ng libo-libo ang presyo nito pero kapag nagtagal na ay bumababa ang presyo nito. Masasayang lang ang pera mo dito kaya matutong maghintay at siguradong bababa ang presyo nito sa merkado pagkalipas ng ilang buwan lamang. At yan ang mga bagay na hindi mo dapat gawin sa iyong pera. Click like, subscribe, and share button pati na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming salamat po sa panunood!